Alhamdulillah, salatu salamu ala rasulillah, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunay na tayong mga Muslim ay nagbibigay ng pagpapahalaga sa ating pananampalataya at wala tayong pinanggagalingan ng ating karangalan liban na lamang sa ating pagiging mga Muslim at pagiging mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit sa kasamaang palad ay merong mga kapatid tayong mga Muslim na gumagaya sa mga hindi mananampalataya at inakala nila na ito ay magiging dahilan upang sila ay higit na maging kagalang-galang at higit na maging katanggap-tanggap sa lipunan. Kanilang mga paggaya sa mga hindi mananampalataya, sa mga gawain, mga pagkilos, pananamit, at iba pang mga simbolo na meron ang mga hindi mananampalataya sa kanilang relihiyon, kultura, at iba pa. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, na sino man ang gumaya sa isang pamayanan o sa isang nasyon ay tunay na kabilang sa kanila. Ang tinutukoy dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pagiging kabilang ng mga gumagaya sa isang pamayanan o sa isang nasyon ay ang paggaya ng isang Muslim sa kanilang pananamit, sa kanilang pananalita at sa kanilang pagkilos na may kinalaman sa kanilang kultura, at kapag ito ay nakita ng ibang tao ay agad-agad na nakikilala bilang bahagi ng kultura ng mga hindi Muslim, at maaaring maging dahilan upang ang Muslim na gumagawa nito ay mapagkamalan na hindi Muslim. May tuturing din na paggaya sa mga hindi mananampalataya ang issue ng pakikipagtulungan natin sa kanila o pagdalo natin sa kanilang mga selebrasyon. Ang mga gawain na ito na paggaya sa kanilang mga selebrasyon at maging sa pagbati lamang sa kanila sa kanilang mga selebrasyon ay isang uri na rin ng paggaya sa kanila. At ito ay isang masamang gawain, dahil ang lahat ng selebrasyon na mayroon ang mga hindi mananampalataya ay mayroong shirk, maging ito man ay pagse-celebrate ng birthday, ng Pasko, ng bagong taon, ng mahal na araw, at iba pa sa kanilang mga ipinagdiriwang. Isa rin pagpapakita ng paggaya sa mga kuffar ang paggamit ng kanilang mga simbolo sa ating mga pananamit at iba pa. Gayun din ang paggamit ng kanilang mga damit na nakikilala natin bilang bahagi ng kanilang mga kultura. Kung nababanggit natin kanina ang paggaya ng mga Muslim sa mga hindi mananampalataya sa kanilang mga pananalita at pagkilos, ay malaking issue din ang paggaya sa kanila sa kanilang mga pananamit na nakikilala bilang pananamit ng mga hindi mananampalataya. At ang Muslim nga na gumagawa nito ay maaaring mapagkamalan na hindi Muslim kapag siya ay gumaya sa kanilang pananamit na naaayon sa mga modelo ng hip-hop, punk, metal, emo at iba pa. Ang usapin ng paggaya sa mga hindi mananampalataya at ang pagbabawal dito ay napakahalaga. At ang kapahalagahan dito, pagpapahalaga dito ng Islam ay sa kadahilanan na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na ginawa na niyang ganap ang ating relihiyon at kinukumpleto niya ang kanyang mga biyaya sa atin at pinipili niya ang Islam bilang ating relihiyon. At nalalaman natin na ang Islam ay isang komprehensibong paraan ng pamumuhay, na tayo ay hindi lamang mga Muslim sa loob ng masjid, bagkos tayo ay mga Muslim sa ating mga tahanan, sa ating trabaho, sa ating negosyo, sa ating pananalita, pagkilos at pananamit. Ang mga scholar ay tumutukoy sa dalawang kadahilanan, dalawang malalaking kadahilanan kung bakit mayroong mga Muslim na gumagaya sa mga kuffar. At sa pamagitan ng pagtukoy natin sa problemang ito at sa kadahilanang ito, ay matutukoy din natin ang solusyon sa problema natin ito na kinakaharap natin, lalo na sa makabagong panahon ngayon. Unang kadahilanan na tinutukoy nila ay ang kakulangan ng mga Muslim sa kaalaman sa kanilang relihiyon, kaya hindi nila nakikilala ang kagandahan ng Islam. At dahil dito ay magiging resulta nito ang pangalawang dahilan kung bakit gumagaya
ang mga hindi Muslim, ang mga Muslim sa mga hindi Muslim dahil inaakala nila na ang kultura ng ibang pananampalataya ay nakahihigit kaysa sa atin. At nagiging higit na katanggap-tanggap kaysa sa pagiging Muslim. Kaya ang solusyon dito, unang-una, ay ang pagpapalawak natin ng ating mga pagsisikap sa pagpaparating ng mensahe ng Islam, lalong-lalo na sa mga kabataan sa panahon natin ngayon, upang higit nilang mahalin ang Islam sa pamagitan ng higit nilang pagkakakilala sa relihiyon na ito na tanging makapagtuturo sa kanila ng kaligtasan at pagtatagumpay sa mundong ito at sa kabilang buhay. Gayun din sa pamagitan ng pagtuturo natin sa kanila ng relihiyon ito, ay lalayuan nila ang mga gawain na magiging dahilan upang sila ay masangkot sa mga gawain, pananamit at mga pananalita na mga hindi mananampalataya na pawang mga kaaway ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, ang paggaya sa kufar ay walang idudulot sa atin na mabuti. Bagkos, ito ay mga gawain na makapagbibigay lamang sa atin ng kasamaan sa ating mga sarili dahil ito ay pawang mga kasalanan at kasamaang panlipunan sa pamagitan ng pagpapakita ng kahinaan ng mga Muslim sa pamagitan ng paggaya natin sa mga hindi mananampalataya. At ito ang maiksi nating mensahe para sa araw na ito. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.